quality po ng songs this year, one of the best batches po talaga ito. Iba-iba po yung style and sobrang fresh po yung mga ideas. Kaya siguro po sa kanilang po, yung 10 po na finalists ngayon, malayo po ang mararating. Meron pong mananalo, merong mga hindi magkakaroon ng prize, pero lahat po sigurado po kami na mag-hit yung mga songs na yun. So ang hirap po talaga mamili ng isa lang. So congratulations everyone. Actually, kaaway-away kami. Parang sabi niya, anong problema niyo? Nag-away-away kami, Kuya Nestor, sa ano, kasi 7,000 and then we have to, actually, 7,000 entries and then pass-fail lang kami eh. Pero yung talaga nag-pass talaga, yung pasado sa panlasa namin, almost 6,000, you know? Then we have to trim it to 3,000 and then 1,000. Yung nag-away-away na kami nung ano na, last 500, kasi you have to trim it to 130. Ibig sabihin, you have to listen to all the 7,000 songs? Yeah, for 4 months namin ginawa yan everyday. So, binabalikan namin ulit. Ang naging basis po namin yun, so of course, is yung maraming mga ganda eh. Kaya nga, medyo, yung sabi namin nag-away-away kasi sa tingin namin yung mag-represent kasi ng bagong tunog for Himi Ganto. So, pero yung sabi nga namin, tinawagan namin agad yung hindi pumasok sa top 10. Sabi nga, kukunin namin yung kanta mo. Tinawagan nga namin yung mga hindi pumasok sa top 10 kasi feeling namin bagay ito sa isang artist namin, for Molly or John or for Jake next year. Pero yung sampu talaga, we felt na parang ito bagay ito for Himi Ganto. Sa palagay ko po, ang strength po ng song na in-interpret ko ang sampu is actually not just one. Maraming strengths po itong kanta na to. Sampu! So, alam ko kung ito na sampu? But seriously po, sa palagay ko po, kaya din po, parang nabighani po ako din sa kanta unang-una pa lang po ng pagkarinig ko. Dahil, katulad nga po na sinabi ni Kuya Jonathan na potential hit song po itong sampu. Napaka, for me po, napakalakas po ng recall niya. First line pa lang po ng kanta, kumbaga, parang na-absorb mo na po kung ano ba talaga yung ibig sabihin or nilalaman ng kanta. Pangalawa, sa palagay ko rin po, napakaganda ng pagkakasulat ng kanta. Kumbaga, sa isang listener, sa isang radyo, parang yung naiintindihan po kagad niya yung idea or yung thought, yung gustong iparating ng kanta. So, I think yun po yung isa, dalawa sa mga, isa-isahin ko. Yun po yung mga strengths po ng 10 reasons. Ako naman po, good afternoon po sa inyong lahat. Ako naman po, I believe this one of the many strengths din po ng song ko na interpret this year, yung naririnig mo ba? Besides the hook ng chorus na yung wag, 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 yun agad parang ulit-ulitin mo hanggang sa matapos yung kanta, yun pa rin naririnig mo, wag, wag, wag pa rin. Pero it's also the power of the song. Siyempre kasi, basically, kami po yung interpreter. So basically, ang mananalo talaga ay sila. Kung meron man pong, yung kanta po talaga ang mananalo. So, siguro yun yung pressure. Pero sa akin, basta ang importante lang, as long as sinasabi po sa akin, Miss Agat, na nagustuhan niya yung kanta, confident po siya about it, then okay na po ako doon. Pero syempre, I will still give my 100% yung best ko para maibigay, ma-share sa mga tao, yung mabigyan ng justice, yung emosyon na nabigay ni Miss Agat doon sa kanta.